Okay na, Doc. Okay, salamat Sister Edna, Brother Jando. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa ating programa, ating talakayan. Topic natin ngayon na itatalakayin ay about the occult pa rin. No? Last time, occult pa rin yun. Ngayon, focus tayo sa third eye. Parati nating naririnig yan, uy, bukas ang third eye niya. Nakakaramdam, nakakita. No? So, ano to talaga ang third eye? Totoo ba ito? What is the third eye? So, punta muna tayo sa definition of terms. Itong lecture pala ay hango sa lecture din ni Father Winston Cabading, no? Ating exorcist natin dito sa Pilipinas, sa Archdiocese of Manila. Ito ay re-echo ng kanyang lecture. So, sinimplify ko because it is technical. Clairvoyance. Nakarinig na ba kayo ng clairvoyance? Anong ibig sabihin? So, ito ay nakaka-perceive ka. Ano bang perceive sa Tagalog? Nararamdaman mo or nakikita mo. Yung natatanggap ng iyong five senses, no? Na you perceive things. Normally, ating natatanggap ang mga sensation sa ating five senses. Sight, smell, touch, hear, no? Taste, yun, five senses. Pero itong clairvoyance, ang sensation na tatanggap ay hindi galing sa five senses. Iba, no? It is beyond the natural senses ng ating katawan. So, yan ang clairvoyance. Ang pagkakita o pagkaramdam ng mga bagay na hindi galing sa ating normal senses. Ito din yung tinatawag nilang ESP, no? Extra sensory perception. Extra. So, labas na siya sa ating normal na sense of touch, smell, hear, sight, no? Labas na doon. May mga hindi mapaliwanag. Okay? Ng science. So, ito ay sa Catholic definition ay tinatawag din itong natural. Meron din tayong natural psychic power. No? So, it is believed, no? Ito ay pinaniniwalaan na ang tao ay may taglay na hindi lahat. Merong ibang highly sensitive ang kanilang psychic powers. No? Pero, a word of caution, this natural psychic powers ng tao ay malaki ang possibility na i-impluensyahan ng demonic intervention, ng demonic spirits. Okay. Next, definition, yung divination. Ano yung divination? It is yung paggawa ng mga bagay, no? Ang pagpasok sa mga bagay para ikaw ay makaalam ng mga future, makaalam ng mga nakatago o mga sikreto ng mga bagay, at saka ang pakikipag communicate, no, pakikipag-usap sa mga occult forces, sa mga nakatagong bagay, knowing and declaring future events, ang paggawa ng mga aktibidades, no, activities para ikaw ay makaalam ng mga dumarating at sa mga nakatagong mga bagay. At ito ay palaging demonic in nature, divination. Kaya special mention ito, mga kapatid, sa Bible. Lalo na sa Old Testament, sa Exodus, Leviticus, Deuteronomy, no? Ito ay winawarning talaga ni God. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116, mariin itong ipinagbabawal, turo ng simbahan. All forms of divination are to be rejected. No? Ang kung nakalimutan niyo na, ang divination ay
ang pag-alam ng mga future events or hidden things. Yun, para kang, ano ba, patalikod, tinatraidor mo si God, imbis si God yung tatanungin mo, magtatanong ka ng ibang mga pamamaraan para malaman yung future mo. Yan, kaya pinagbabawal yan. So, ang purpose mo is to unveil the future. No? Consulting horoscope, bilisan ko lang sa pagbasa, horoscope, astrology, palm reading, interpretation of omens, lots of phenomena, clairvoyance, the recourse to mediums, concealed. So, lahat ito ay ang purpose is to the desire for power. No? The desire for power over other human beings, over time, other history. No? And it contradicts the honor and respect and loving fear that we owe to God alone. Salungat po ito sa respeto at ating pagsampalataya sa ating Diyos. Deuteronomy chapter 18 verse 10. Ito, Tagalog, para mas maintindihan. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Dati kasi ginagawa yan, no? Huwag kayong manghuhula. Yung pumupunta pa sa mga ano, fortune teller, crystal ball, card reading, palm reading, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa nang alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan niyo na iyan ang dahilan kaya niya itinaboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan niyo. So, itataboy. Death sentence na actually ang punishment dati. Isaiah chapter 18 verse 19 ang sabi. Kung may tao magsasabi sa inyo na magsusumangguni kayo sa mga nag-aano ng mga espiritu ng patay o spiritists o whispers and muter, should not a people inquire of their God? Dapat sa Diyos kayo pumunta. No? Bakit kayo pumupunta sa mga espiritu? Sa Diyos kayo pumunta kung kayo ay may itatanong. So, example sa New Testament ng mga divination, na spirit ng divination, yung sinusundan si San Pablo at saka si Silas ng isang babae na nakakaalam ng future at saka, kung nagbabasa kayo ng Bible nyo, I'm sure nabasa nyo na ito, no? Pinagkikitaan siya ng mga amo niya kasi nakakahula siya. So, maraming pera yung amo niya. Nung dumaan si Pablo at saka si Silas, sabi niya, sunod na siya ng sunod. Ilang araw na siyang sunod-sunod. Nabubwisit na yata si San Pablo. Kada makita niya si San Pablo, sumusunod siya at sumisigaw ng, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." O, tama naman, di ba? Tama yung sinasabi niya. Pero bakit niya alam? Kasi alam ng demonyo. So, makita mo, hindi lahat ang sinasabi ng demonyo ay kasinungalingan. May totoo rin. Pero kahit na totoo yung sinabi, anong ginawa ni Pablo? Pinaalis niya ang espiritu ng demonyo sa katawan ng babae. Kasi kahit totoo yung sinabi niya, yung paraan ng pag-alam niya, yung paraan, paano niya nalaman na sila ay mga servants of the Most High God, ay sa pamaraan ng espiritu ng demonyo. So, yan ang sinasabi parati natin mga kapatid. Hindi ibig sabihin dahil ang ginagawa mo ay tama o totoo, yun ay kalooban na ng Diyos. No? Dapat gawin natin parati ang kalooban ng Diyos. Eh kung sasabihin mo, eh totoo naman yung sinasabi ng babae. Totoo nga. Pero kalooban ba ng Diyos na sumangguni sa mga espiritu? Hindi. So kahit ang punto mo pa, ang layunin mo pa ay tama at kabutihan ang layunin mo, pero ang paraan paano mo tukunin ay hindi tama, kasuklam-suklam sa Diyos, ito ay kinamumuhian ng Diyos.
Dito, kita natin si Jesus sinusundan ng tao, 'no? Yung demon-possessed na person sa Mark chapter 5 verse 7. The man cried out with a loud voice and said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God?" Sabi ng possessed na person, "You are the Son of the Most High God." Ito totoo, 'di ba? Oh, sana ginawa na lang siya ni Jesus na ano, na herald o tig anunsyo. Pero anong ginawa ni Jesus? Pinaalis niya. Kasi espiritu ng demonyo. Kaya huwag kayong magpa-loko, mga kapatid, kasi hindi ibig sabihin may sinasabing totoo ang espiritu, totoo na yon. May maraming sasabing totoo ang espiritu at saka hahaluan niya ng mga kasinungalingan. Doon tayo mabibiktima. Sabi nga eh, he will say 99 truth and then insert one lie. Kaya napaka subtle ng demonyo. So guys, sabi natin, why did St. Paul expel the spirit of divination even if what it said is true? So, because it is not the will of God. The spirit of divination is an unclean spirit. So, ang nagbibigay ng kapangyarihan para malaman mo ang future, sandali lang. Yung divination, yung nagbibigay ng kapangyarihan para malaman mo ang mga future o mga bagay na mga nakatago o mga nakalihim, yan po ay espiritu, no? Espiritu yan. Demonyo yan. So, it is an unclean spirit. Okay? Okay, punta tayo sa third eye. Paano ang isang tao magkakaroon ng third eye? Lahat ba ng tao kay kayang mabuksan ang third eye? Pwede ba nating makamit ito? Okay. So, nagsisimula ito sa pag-develop ng ating natural psychic abilities. So, according sa teaching ng simbahan, no, sa Office of Deliverance and Exorcism, human beings have a natural psychic ability. Dahil ito sa ating, we are hylomorphic being. We are both physical and spiritual. So, hindi ma-explain, no? Mabuti, pero napag-alaman na common sa ating mga tao na meron tayong natural psychic ability. So, hindi po it siya intuition. Ang pag-psychologist, ang ano mo, ang kaharap mo, sabihin nila intuition. Pag biologist ang kaharap mo, sabihin nila instinct. Hindi po yan. Iba yung natural psychic abilities. No? May ibang tao na pagkapanganak pa lang, sensitive, extra sensitive sila, no? Than others. Yung iba, wala naman. Yung iba, bata pa, may mga nakikita o may nangangaramdaman. At saka, ito ay karamihan na o-observe na sa mga bata. Pero ito ay nawawala ng kusa pagdating ng age of reason. Kaya yung mga bata mas nakakaramdam, no? Pero ito ay nagko-close automatic usually when the child reaches the age of reason. Kaya yung siguro yung mga iba, yung mga na-observe ng mga imaginary friends, no? Para sila may kalaro. It could be, no? Sinasabi nila sa psychiatry, imagination lang, but there is a high probability na ito ay mga spiritual world, no? To the preternatural world. Kasi ang mga bata ay heightened ang kanilang sensitivity, psychic, natural psychic ability. Okay. So, paano nangyayari ang occult third eye? So, yung pag sinabi nating third eye lang, nagko-close ito usually, no? Pag lumaki na ang bata, pag dumating na siya sa age of reason, dapat usually nagko-close na siya, no? Ano yung occult third eye? So,
For example, meron tayong natural psychic ability, pagkatapos hinaluan ng spirit of divination, demonyo, sumakay siya sa ating natural psychic ability, ang demonyo, equals occult third eye. Yun. So, paano yung natural psychic ability natin mahaluan ng spirit of divination or demonyo? Okay. Spirito po siya, ha? Okay? So, how it happens? Pag parating ginagamit, pag nakakaramdam ka at nagustuhan mo, parati mo siyang, parang hinahanap-hanap mo siya at ginagamit mo siya parati, mas nagiging stronger. Okay? At number two reason is kung sinasadya mo talaga, kahit ngayon, magta-type na lang sa internet, Google, lalabas na how to open your third eye. Ganon. Huwag niyong gawin yan. Okay? May mga libro, ang dami na. Ang grabe na ang mga temptation ngayon. No? So, sinasadya by ritual or by pact, meaning kasunduan sa demonyo o sa espiritu. Number three, by inheritance. Pag ito ay namamana, kung ang iyong mga ancestor o pamilya, mga ninuno, ay mga albularyo, seruano, at saka may mga clairvoyance na mga deep practice of the occult, no? So when the child who is sensitive have the ability to communicate with the spirits, no? Most likely it will be open throughout the life. So bata pa siya, tapos may kakayahan na siyang makipagsangguni at makipag-usap sa mga espiritu, bata pa siya, malaki ang tsansa na ito ay buong buhay niya, bukas to. Hindi to magko-close. Kasi most probably, ito ay minana niya. Dahil meron siyang pamilya na deeply seated ang kanilang involvement sa occult. Mahilig magpunta sa mga albularyo, mga tatay o lola niya albularyo, mga ganon. So, when the sensitive person already permit to see, sense, and talk to spirits, his ability is now controlled by the spirit of divination. Pag ang tao na may psychic ability, natural psychic ability, tapos hinahayaan niya, no, na makakita siya, makaramdam, at makipag-usap sa mga espiritu, ginugusto niya, yung kanyang natural psychic ability ngayon ay kontrolado na, pagmamayari na, ng espiritu ng divination. So, hindi na siya yung sarili niya ang gumagawa nito, no? Hindi na sariling kakayahan niya, natural psychic ability, it is now under the bondage of the spirit of divination. Ito ay magiging ano na siya, demon enhanced faculty. No? Demon, DEF, or demon enhanced faculty na siya. So, pinaigting na ng demonyo ang kanyang faculty. So, ito yung pattern. Usually, nakakaramdam sila. Hearing, seeing, smelling, touching. And then, tasting. So ito yung pattern usually nagpo-progress, no? Gumagraduate palala sa una nakaka-feel, tapos nakakarinig, nakakita, nakakaamoy na siya, kaka-taste, natatouch, imagination, and then nakakatanggap na siya ng mga kaalaman sa pamamagitan ng dream, no? Sa kanyang panaginip. And then, nakakapag-usap na siya. And then, kung makakapag-usap na siya, nakakatanggap na siya ng mga ability like makakasulat, makakadrawing, galing sa mga influence ng espiritu, nakakanta, nakakasulat. Kaya ang iba, ng mga demonic possessed, yung mga rock singers o death metal singers, yung mga sinusulat nila ay galing na sa demonyo.
open yung third eye nila. So, kaya ang pakikinig mo rin sa mga music na yon, it is from the ability to draw, sing, write, no? It galing pala talaga sa spirits yung mga sulat nila, kaya ikaw nakikinig, naapektuhan ka rin. At saka, karamihan, ang production ng kanilang mga sulat, ng kanilang mga kanta, ay pinapabless nila sa mga warlocks, wizards, no? Ang mga sorcerers, para ito ay magbenta. And then, after that, pag nakatanggap ka na ng mga talents, usually, total control of the body. Nangyayari yung possession. Yung itatawag ng mga walking possessed. Possessed sila, pero hindi nila alam na possessed. Maraming ganon. Malalaman mo na lang na possessed kasi when you pray the deliverance prayer and the exorcism prayer, yun na, magte-take over na. Nagmamanifest na ang demonyo. Kagaya ng the other week, may pumunta sa office ng namin. May pinrasis kami na isang batang babae, 16 years old. Ito ay lumabas ang kanyang symptoms kasi nakulong siya ng sandali dahil sa cybercrime and then something like that. Na-depressed and then doon na naging malakas na siya. At saka, sabi ng nanay, nung pinipigilan lang na ang anak niya, lumulutang sa ere. 16 years old, lumulutang sa ere. So, pupunta sa office, nagbibigay kami ng instruction before the proper deliverance session para mag-confess, ganun mga instruction, kuha ng history taking, ganun. Yun, 16 years old yung bata, tapos nagbigay kami ng tawag dito, diagnostic praying, no? Diagnostic pray over. Namangha kami, nagulat kami na ang nanay ang nag-react. Ang anak hindi nag-react at first. Ang nanay yung nag-react. Yun pala, ang nanay ay open ang third eye niya. Walking possessed ang nanay. Ang nanay ang nagdala kasi nag-aalala siya sa anak niya na possessed, yun pala siya ang possessed, no? At dalawa sila possessed, no? So, sabi ng nanay, nung bata pa siya, nakita siya, and then nagtaka siya nung high school siya, biglang nilapitan siya ng isang babae, at saka sinabihan lang siya ng babae na hindi niya kilala, sinabihan siya, "Uy, halika dito, ineng. Bukas yung third eye mo, halika, isasara natin." Yun, napaka-weird. Sabi, kinuwento niya sa amin. Hindi naman niya kakilala yung babae, pinalapit siya. Ba't niya alam? Pero sabi namin, hindi po kinlose ng third eye mo. Lalong dinagdagan. Kala niya kinlose, no? So, it is a long process before total control. So, napapagamit ka sa espiritu, gusto mo yung mga katangian at saka mga abilidad na natatanggap mo, na-experience mo, and then ito ay lalala ng lalala hanggang darating ka sa total control. Okay. Psychic ability is very easy to be influenced by demonic spirits. Yes. Kasi hindi naman tayo sanay sa spiritual world. Andito tayo sa physical world, no? Hindi tayo kabisado kung ano ang kalakaran ng preternatural world. Yung mga the unseen preternatural, the world of the fallen angels. Oh? Hindi naman natin alam yan. So, madali niya tayong mauto, madali tayong maloko sa pagmamanipula ng espiritu ng divination. So, pwede silang maggumawa ng mga illusion, no? At saka itatransmit nila, ipoproject nila sa iyong consciousness, sa tao na sensitive ang kaniyang psychic ability, itatransmit niya, parang niyang projector ba? Anong nakikita ng demonyo, lalagay niya sa sense ng tao, at saka yun, nakala niya, yun na yun.
Pero yun pala ang nakikita niya ay ang nakikita yung mga ilusyon na ginagawa at iniimbento ng espiritu. Okay? Pagkatapos kung simulanin niyang tatanggapin at paniniwalaan ang mga ilusyon at parating niyang ginagamit yung mga ilusyon na binibigay sa kanya ng espiritu, akala niya ay kanya itong sariling kakayahan niya, talento niya, akala niya, then ang bandage, meaning may band, di ba banding, magbabanding kayo ng barkada mo, so pag vibes na kayo, close na kayo, may banding na kayo, kaklose, yan din ang ibig sabihin ng bandage. May banding na kayo ng espiritu ng divination. Mahirap na siyang tanggalin. You are now in bandage, para na siyang naka-angkla sa'yo kung parati mong tatanggapin ang mga ilusyon na at ginagamit yung mga abilidad na binibigay niya. Now, the demonic enhanced faculty or death nagiging powerful. So, nagiging powerful ka na, and then when it is always used and developed, because the bandage to the spirit becomes stronger. Pag lumalalim yung bandage mo, nagiging powerful ka. Okay? Nagiging power, mas tumataas ang antas ng mga natatanggap mo na mga abilidad. Ang tanong, bakit ba ito ay pinapasok ng mga tao? Bakit ba gusto nila ito? What drives people to use it? Normal lang, ha? Human nature, the desire for power. Ang tao means dahil sa pride, no? Gusto natin makontrol natin yung ibang tao, gusto nating lamang tayo sa ibang tao, gusto nating special tayo na para tayong superhero, 'di ba? Parati nating nanonood ng TV, inspired tayo sa TV na gusto nating gayahin na special ka. The desire to be different. O, di ba? Kahit ang hirap-hirap ng mga dance step, papaktisin natin yan hanggat kahit magdamag, kahit tayo ay walang tulog, papraktisin yung dance step para lang makapagpakita na tayo ay magaling sumayaw. May special talent tayo. Yung iba, mamamatay-matay na sa mga boxing o sa mga ano para lang mga adventure nila, no? Extreme sports, para lang makita na may special talent sila at kakamanghaan sila ng ibang tao. The desire to be different from others and the desire to be admired. Yun talaga ang punot dulo, ang root cause. Bakit pinapasok to ng tao? Di ba? Special ability. Oh, alam niya. Ang future, alam niya. Oh, believe ka. Di ba? So, kung makikita mo, opposite parate sa virtue na hinihiling ng Diyos sa atin, which is humility. Humility na kung pwede palang hindi ka makita ng tao, hindi ka malalaman, iniitsipwera ka, no? Pero ang demonyo, ang sa kabilang panig, always gusto makita, gusto iba, special, no? Powerful. So, the occult third eye is equivalent to the organ of for divination. So ano yung occult third eye? Eh, 'di ba ang ginagamit natin sa para makakita yung mata? Yan ang organ for sight. Yung organ na ginagamit sa para makarinig, tenga. Para maka-smell, ilong. Eh yung para makasense tayo ng mga future or mga hidden things, yung organ na ginagamit ay ang occult third eye. Okay, yan ang organ niya. Hindi mo alam kung saan yan. Sabi nila, nasa noo daw. Hindi naman literally sa noo. Hindi natin alam. So, yung progress, again, sa una, ang pinaka mababang antas ng occult third eye, yung tao, kahit saan siya pumupunta, ay nakakaramdam. Low level po yan. No? Low level. Nakakaramdam lang siya, parang may aura akong nafe-feel na parang hindi, na parang nafe-feel ko na andito sila, may mga nakasalamuha tayong mga not like ours, sabi nila.
dili ingon nato, no? Nasisensya, nafi-feel. Pagkatapos noon, pagparati niyang ginagamit yon, nagle-level up. Nagsisimula na siyang makakarinig. No? Ang taong may third eye, pag nag-level up na yan, nakakarinig na siya, may naririnig na siya sa palibot. Then, magle-level up, di lang siya nakakarinig, naaamoy niya na minsan. May naaamoy na siya. No? Naaamoy niya na yung mga spirito at mga bagay-bagay, ng mga kabalalaghan. At saka, and then, magsisimula na siya makakita. Usually, peripheral. Nasa gilid lang, nakikita mo parang may dumaan. Parang may dumaan sa gilid. Nagle-level up na. Parang nakikita niya sa gilid parate. Pag ang nakikita niya ay na harap-harapan na talaga, nakikita niya na talaga harap-harapan, yun. It becomes more advanced. And then, ang the highest form of the third eye is kung makakapag-usap ka na. Pwede ka na makipag-usap at nakakommunicate ka na talaga sa spirit world. Yun is the highest level na. Highest form of third eye. So, ano, gusto na natin ipaalam na yung nakokommunicate ng tao na may third eye, occult third eye, ay usually and always it is the world of the fallen spirits, world of the fallen angels. Akala mo kasi may abilidad ka na kaya mo nang mag-communicate sa mga the world of the unseen or the world of the invisible, na kaya mo may kapangyarihan ka na, pero actually three levels kasi yan mga kapatid eh. Level of the natural world, level of the preternatural world, and the level of the supernatural world. So, level of the natural, animals, tayo, tao. Preternatural, yung mga fallen angels. Yung mga nagrebelde sa Diyos. Fallen angels, yun yung mga elementals, mga demons, at yan. They are all fallen angels. And the third level is this world, the level of the supernatural, the divine, the level of God, the holy angels, and the saints. So, hindi mo yan maaabot. Kahit ano ka pa kagaling, kahit ano pa yung power mo to the highest degree level ka pa ng occult third eye, hindi mo maaabot ang third level na supernatural. Alam mo ba kung sino ang makakaabot ng level na yan? Madali lang. Yung mga tao na nasa natural level, kaya nilang abutin ang level ng supernatural. Paano? Prayer. Yun lang ang paraan marireach mo ang level ni God through prayer. God gave us a gift, an open communication to direct communicate with the divine, with the holy. Pag ikaw ay pumunta sa occult third eye, spirit of divination, ang nako-communicate mo yung second level lang sa spirit of the evil ones. Okay? So, it starts. So, paano nagsisimula yung sabi kanina, di ba? Ang level ng progress, nakaka-feel, nakaka-rinig, nakaka-smell. Simultaneous din yan. Nag-i-start din itong low level, no? May mga lucid dreams ka. Okay, yan ang mga palatandaan na nagpo-progress yung third eye mo. Na meron kang third eye if you experience lucid dreams including astral projection, yung nakakalabas yung espiritu mo habang natutulog, nagta-travel, yan example. At also may nagkakatotoo yung mga ano mo, mga panaginip mo, lalo na pag ano, mga bad things. Kaya ano ba, lumalapit sa simbahan kasi napapanaginipan na niya na may mangyayari sa pamilya niya, wala siya magawa, kaya lumalapit sila sa simbahan. Yun. Nagkakatotoo ang mga bad dreams mo na wala ka namang magawa. At saka itong lucid dreams. Ano bang ibig sabihin ng lucid dreams?
Ang lucid dreams ay when you know that you are dreaming when you're asleep. Natutulog ka, a dream within a dream. Alam mong nananiginip ka sa iyong panaginip. A dream within a dream. Delikado na po yan. Ha? Nagsimula na. So, you are aware of the events flashing through your brain. Alam mong hindi totoo kasi alam mong dream siya. Pero nasa loob ka ng dream mo. And then, minsan kaya mo siyang i-control. Para kang direktor sa sarili mong dream. No? Yun ang lucid dreams. And then, magle-level up. Nakakaroon ka ng incubus attacks or succubus. Ano yung incubus? Naalala niyo yung, ano, di ba may banda dati, pangalan ng banda nila, incubus? Di maganda yan, ha? Incubus means demonic attack, no? Babae, ina-attack sa dream. Usually sexually attack. So pag ang babae, parati siyang nananaginip, nire-rape siya, or sometimes physical talaga, may pumapatong sa kanya habang natutulog siya, ang tawag dyan, incubus. No? It's a demonic spirit. Succubus ay sa lalaki naman na version. Ina-attack sila sexually ang mga lalaki na usually ang nagpapakita sa kanila babae na espiritu. Usually sa incubus, lalaki na espiritu. No? Succubus attacks. So first, lucid dreams, and then incubus or succubus attacks. Then, nakakatanggap ka na ng mga hidden knowledge, future events through divination. And nakaka-read ka na ng thoughts and hearts. You can read thoughts and hearts. Pero actually, akala mo, nakaka-read ka ng thoughts and hearts, hindi. Because it is only God. No? It is only God who can read the thoughts and mind. Ang ginagawa ng demonyo, nag-e-estimate lang siya. No? Ini-estimate niya lang, alam na niya, tinatantya niya kung anong iniisip ng tao basing on the physical reaction sa mga gesture ng tao, sa galaw ng tao, facial expression, sa kanyang bodily reaction, sa kanyang blood pressure, tumataas ang blood pressure niya, nagagalit ito, namumula siya, nagagalit ito. Yun. At saka ito ay ang puro lang estimation at saka based on experience sa past ang panghuhula ng demonyo. Hindi siya nakakita ng future. Only God can see the future. Okay? So kayong kay Nostradamus, hindi 'yun galing kay God. Galing, that is a divination, no? So galing sa demonyo, kaya maraming mali-mali. Kasi pag galing sa Diyos, walang kahit isang mali diyan, no? So hindi mo si Nostradamus, hindi siya prophet, no? Ang prophet 100% tama 'yan kasi galing kay God 'yan, hindi pwedeng magkamali si God. So the only one who can read thoughts and hearts is God. So akala mo nababasa niya ang ano, nababasa niya ang isip mo, hindi. Hindi ang tao na may third eye nakakabasa. Ang demonyo ang nagbibigay sa iyo ng knowledge kung ano daw ang iniisip ng tao. Okay? So kung may magtatanong, paano naman yung sa sitwasyon ni Padre Pio? O di ba si Padre Pio, pag nagkukumpisal ka, alam niya yung mga kasalanan na kinukubli mo, hindi mo sinasabi? So si Padre Pio ba, nakakabasa ng puso at sa kaisipan? Hindi pa rin. Saan galing yung abilidad niya? Hindi niya abilidad yon. Galing kay Lord. Si Lord ang nagre-reveal ng thoughts and secrets of that person and He feeds it and He gives it to Saint Padre Pio. No? So it is only God who can read our minds and thoughts. Okay. So pagkatapos ng makatanggap ka na ng divination, divining powers, no? Now mag-level up na into channeling. Ang channeling ay term na ginagamit sa New Age. Pero actually, it's just another term for mediumship or possession. Sinasaniban ka, tapos pag sinaniban ka, doon magtatanong na yung kliyente, no, o ng yung taong nagtatanong sa iyo sa mga tanong niya, yung espiritu na sumasanib, yun ang sasagot. Medium ka, ginagamit ka na medium. Okay? Tapos lalabas yung ano, pero hindi niya alam
possess ka na pala. Okay? So, nagte-take over siya sandali. So, medyo, tinatawag natin medyo kontrolado. May schedule. No? So then, pag naging mediumship possession ka na, then one becomes an occult practitioner. Graduate ka na, occult practitioner ka na. No? So, hindi ka dapat masaya dyan. Kasi ikaw ay, ano na, pinamamayari na ng demonyo. So, bakit siya tinatawag na occult? Kasi siya ay suprahuman, meaning above human. Hindi siya normal na kakayahan ng tao, preternatural, and it is not from God. Okay? It is never from God. No man has the capacity to know the past nor the future. Walang tao, kahit anong kapakapogi, anong kapakaabilidad, walang tao na may capacity to know the future or the past. What are the signs of having the occult third eye? Ano yung the signs na meron ka? Nabukas ang third eye mo. So marami dito, hindi ko na lang sinabi kasi nauulit-ulit na. Yung mga hindi natin na-mention kanina, yun, ilang sasabihin natin. So yung mga nakakita ng mga elementals, ibig sabihin ng elementals sa Tagalog, mga engkanto. Yun ang mga elementals. They are duwende, kapre, engkantada, tikbalang, mga ano pa na dyan. Fallen angels, lahat yan. Bakit iba-ibang anyo? Eh kasi kaya nilang gumawa ng iba-ibang anyo kasi powerful sila, no? So ang mga elementals nakatira usually sa mga punong kahoy, sa mga balite, sa mga river, sa mga bato, sa bundok. So they are territorial. Kaya pag nasunog mo yung kahoy, punong kahoy na tinitira nila, nire-resbakan ka nila kasi they are very territorial. Galit sila pag ginambala mo, no? So they are fallen angels. And then yung mga tao na sinasabi na dinala sila sa kaharian ng engkantada, yun ang mga tao may mga bukas ng third eye. Yun ang mga nagsasabi na kinidnap sila ng alien, occult practitioner, nakasense ng spirit, mga albularios. Yung mga tao na nagsasabi na parati sila nakikita si Mama Mary, si God the Father, Holy Spirit, mga saints, mga kwan, tapos hindi naman binigyan ng authenticity ng simbahan, hindi inaprubahan ng simbahan na authentic. Tapos parati lang nakikita si Jesus at saka hindi binigyan ng authority, ng authenticity ng simbahan, malamang hindi si Santo Niño, hindi si Jesus 'yon. No? Kaya pag may nagsabi sa akin, nakikita ko si Jesus, may nakita kong angel, always ko sinasabi, report it to the church. Huwag mong itago, huwag mong isikreto. Huwag kang mag-enjoy niyan. Report it. Allow the church to say if what you are saying is true or not. Kasi pag tinago mo yan, kasi, hindi ko sasabihin kasi baka magsiselos ang simbahan, sabihin, hindi, kasi killjoy yung simbahan. Most likely, galing sa demonyo yan, yung nakikita mo, no? So those who can heal after traumatic experience, yung mga taong bigla na lang nakakapagpagaling. So, nakakapagpagaling sila after, kung tanongin mo, kailan nagsimula yon? Nung after niya naka-experience ng near-death experience, nung buntik na siya namatay, or after a traumatic experience, emotional experience. Ang tanong, bakit ba yung may mga traumatic experience madaling prone sa possession at saka prone sila sa mga spirit divination? Kasi during traumatic experience, may tinatawag na nagdi-dissociation. Nagdi-dissociate yung spirit nila sa very hurtful experience, kaya ito ay madaling pasukin ng demonyo, no? Nakakita sila ng mga normal na mga picture, sumasapaw ang picture ng demonyo, superimposition, yun. O bukas ang third eye noon. Yung mga tao mahilig ng mga energy healing, si mga Reiki, pranic healing, no? Mga magnetic, nagsusuot ng bracelet ng mga magnet for healing. Beware of those magnet because those are papasukan ng spirit of divination yan. Theta crystals, mga healing crystals, yon.
cosmic, yun. So, two types of divination. Yung mga hindi tinuro, inherited lang, minana, no? O ang number two ay sinadya, pinag-aralan talaga, ni-research talaga kasi gusto niya. Okay? So, yung mga minana ay yun, may mga ano sila, pamilya ng mga albularyo, pamilya ng mga humanghuhula, mangkukulam, o ano pa dyan. Method of divination, first class. Ito yung mga first class na divination. Yung mga nakakapanaginip ng mga impormasyon, nakita ng mga espiritu, mga namatay o mga espiritu. At saka yung mga sinasapian, at saka sila itinatanong, mga medium, no? At saka yung mga nakakabasa daw ng ating isipan at ng mga auras. Second class na mga third eye, ito yung mga first class. Yung second class, yung nag-interpret sila ng mga nakikita sa nature, like in-interpret nila ang stars, so astrology. Yan ang second class lang. Yung pagbabasa ng mga tubig, hydromancy, ano ang katangian ng tubig, titingnan nila yung tubig, ilalagay nila sa mesa, anong arrangement, yan, nalalaman nila kaagad kung ano yung future or past or mga secret. Hydromancy tawag dyan, pag-i-interpret ng signs ng water. Yung pag-i-interpret ng signs ng air, tawag dyan aeromancy. Yung pag-i-interpret ng mga substance, terrestrial substance, tawag dyan geomancy. Example ng geomancy ay feng shui, no? Mga feng shui, yung arrangement ng dapat dito yung pintuan mo, dito yung bintana mo, ini-interpret nila yung mga arrangement ng mga terrestrial substance, no? Kaya nang huwag kang magpalagay ng second floor kung wala kang first floor, o di ba, siyempre, no, lilipad yung bahay mo. Signs of animal entrails, ang tawag diyan arrow species. Yung mga nag-i-interpret ng mga laman-loob ng mga animals, ng mga may mga biktima diyan ng murder, titingnan nila yung mga human sacrifice, tawag dyan second class yan. Yung augury, fortune telling and interpreting of omens, no? Yung tawag dyan sa fortune telling at saka pag-interpret ng mga omens, yung mga signos, parating nagtatanong, hala, ano kayang signos ito? Ano kayang sinyalis ito? Yun, augury yan. Second, yung magdi-dream ka, ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko? Tapos yung sasagot nun, yan ay second class third eye, no? Second class divination. So ininterpret niya kung ano yung mga nakikita mo. Ay, may nakita kang pusa na ganito, may nakikita kang ganito. Yan, ang ibig sabihin niyan, ganito, ganito. Ganito yung pinanaginipan mo, ibig sabihin. Kaya huwag mong i-big deal parati yung mga ano, kung anong ibig sabihin ng mga pinapanaginip po, no? Kasi pag parati kang naghanap ng sagot kung ano yung mga ano mo, divination na rin yan. Para ka na rin nagsushortcut sa will ni God, no? So, and then always looks for meaning in things, yung mga taong yon. Kaya, happy ang demonyo na sasagot sa mga katanungan mo pag ganun ka parati. Parating konti ka lang ng panaginip, ay ano kayang ibig sabihin, baka siswertehin ako. Yun ang madaling mabiktima ng mga taong may third eye. Chiromancy or palm reading. Ang tawag ko sa palm reading ay chiromancy, no? Ini-interpret nila mga guhit ng mga palad at saka ng ibang mga parte ng katawan. Ini-interpret nila. Third class, meron pang third class. The reading of signs of man-made actions. Ito, ini-interpret naman nila ang mga ginagawa ng tao, like paghagis ng dice, doon i-interpret nila. Paghagis ng sticks, straw, or mga reading cards, card reading. Yun, third class na yan. Third class na ng third eye. May nagsasabi nga rin kahit yung Bible cutting. Yung iba, ano kaya ang magiging kapalaran ko? Tapos, sige, bubuksan ko yung Bible kung saan anong word unang makikita ko sa Bible pag
in-open ko yung Bible, yun ang gagawin ko. Delikado yan, no? Kasi pag open mo, si Judas kumuha ng tali at saka nagbigti. Nako, ay parang pangit na pamain, ayoko nito. Yung iba, pag next, mabasa niya, bilisan mo kung ano mong dapat mong gawin ng patay. So yung kahit Bible cutting, no? Kahit Bible yung ginagamit mo dahil ginagamit mo siya sa mga katanungan mo, hindi maganda yan, no? It is considered a third class divination. Si romancing, third class divination or occult third eye. Ang pagtatawas, alam niyo yung pagtatawas, gumagamit ka ng melted wax, tapos mo sa tubig, lulutang yung melted wax, or pwede ring tawas yung gagamitin mo. Yung arrangement ng melted wax or tawas, doon mo malalaman kung sino yung nag-cast ng spell against sa'yo. Doon mo malalaman ang identity ng tao na nag-cast ng spell, no? So yun ang ibig sabihin ng pagtatawas or siromancing. Okay, what kind of demon is the spirit of divination? Anong klaseng demonyo, no? Ang spirit ng divination. It is a lying spirit. Sinungaling na spirit. And it is a protected spirit. Protektado ang spirito na yan. Meaning, may bodyguard yan. Big shot na spirito yan. Kasi, bakit siya big shot? Kasi para siyang tigbantay ng gate, doorkeeper. Kasi, siya ang nagbubukas ng gate para yung ibang espiritu makapasok sa yung katawan. No? It keeps open the door to other spirits. Kaya napakadelikado ng spirit of divination pag napasukan ka na nun sa buhay mo. Kasi, mag-e-invite siya ng iba pang mga spirits. At saka parating niyang bubuksan, hindi, so parating makakapasok, no? Kaya protektado siya. Pinoprotektahan siya ng ibang espiritu para mas maraming makapasok labas-masok sa iyo, no? So these spirits will always communicate with the preternatural spirits and never with the supernatural spirits. Ang supernatural spirits is God and the angels and the saints. And the stronger the power, the deeper the bondage. Pag marami ka ng abilidad, no? Mas ibig sabihin, mas malalim na ang iyong bandage sa espiritong 'yon at mas mahirap nang palabasin ang espiritong 'yon. Pag nagdesisyon ka nang tumigil at magpa deliverance or magpa exercise, no? And always a tendency to consider it as a gift from God. Yan ang problema. Kasi karamihan, kinukonsider nila na gift man ito kay God. Hindi man ito masama. Hindi ito galing to. Kasi nanaginip ako, galing to kay Mama Mary, galing kay Santo Nino, galing kay sa Holy Spirit. Pinapanaginip sila. Don't be deceived. The angel, the Satan will always show to us as an angel of light. Kaya beware, no? So, like the girl who proclaimed Saint Paul who told the truth, di ba? Kasi nagsabi ng totoo. May sinabi siya, tapos totoo naman. Galing na sa espiritu ng Diyos yun. No. Remember the girl, no? Kay Saint Paul. So, tapos, pagdududahan mo na, na galing ito sa occult nature, pag ang tao ay naka-develop ng healing power, bigla siya naka-develop ng healing power, nakakapag-say ng prophetic things, speaking in tongues, seeing spirits, clairvoyance, pagkatapos niyang matroma. After niyang matroma or near-death experience, or bigla siya nang gagamot after ng infilling of the Holy Spirit during Life in the Spirit seminar. Okay? So, beware, ha? Be careful sa mga charismatic Holy Spirit infilling, mga ganon. Okay? Maraming mga sinasapian if you are not careful. Dapat it is monitored by the church or by the priest. After ordination or solemn religious profession, bigla na lang nakakapanggamot. Bigla na lang siya nakakapagsalita ng mga prophetic things after ordination.
just after the ordination and just after religious profession. Nakakapagduda yun. No? Hindi ako may nagsabi nito, ha. Galing ito kay sa lecture ni Father Winston Cabading, who is an exorcist. And it is high probability it is an occult in nature. Ang tawag po dyan ay counterfeit charism. Yung charisma, charism of healing, charism of teaching, charism of prophecy, charism of tongues, ginagaya din yan ng demonyo. Yung tawag dyan ay counterfeit. No? Especially pag ang tao ay may background sa occult during sa kanyang childhood, kanyang mga ancestors. So, usually yung mga nababalis, dati, nababalis siya dati, ngayon nang babalis na. Usually, nauusog siya, parati siya nauusog, ngayon nang uusog na rin. Saka dating ginagamot ng albularyo, ngayon nang gagamot na. No? So, as long as the user does not recognize the true source of the power, the person will not experience harassment. So, hanggang ang tao ay hindi niya tinatanggap na ang kapangyarihan ay galing sa demonyo, hindi siya gagambalain. Kaya nga, may dineliverance sila ni Father Winston. Nagsiserve sa simbahan, parati siya nagko-confess, parati siyang nagsisimba, nagpe-pray ng rosary. Sabi niya, wala naman akong gambala eh. Pero marati ako nananaginip. Marami akong may mga occult power siya, third eye. Pero hindi siya naniniwala na galing sa demonyo. Kasi nagpe-pray siya, nagkakalawat, nag-eucharist siya, nagko-communion, nagsisimba, wala naman, walang disturbance. Doon na lang lumitaw nung nag-ano na siya. Doon na siya lumapit sa simbahan nung nananaginip na siya na may mangyayaring masama sa nanay at tatay niya na napaka-vivid, napaka-klaro kung anong mangyayari sa nanay at tatay niya. Doon siya humingi ng tulong. So, nung sa prayer pa lang, sa prayer of consecration pa lang, doon na, nag-wild. Hindi niya alam, walking possessed pala siya. So, hindi ka gagambalain ng demonyo kung hindi mo tinatanggap na ito ay galing sa demonyo. Gagambalain ka lang ito, ang walo na rason kung bakit ka ihaharas ng demonyo. Kung ang user, kung ikaw na may third eye, magsisimula ka na magduda kung saan galing ang iyong kapangyarihan. Na ito pala ay baka hindi galing sa Diyos, baka galing ito sa demonyo. Doon ka na magkakaroon ng mga experience na nakakatakot. Bigla ka na lang parang may mga harassment, no? Mga oppression, may mga kalmot, may nakikita ka ng mga demonyo. Yun, nakakatakot. Doon ka pa gagambalain. And then, if you try to give up the power, doon gagambalain ka. If you try to renounce the power and you try to turn to God, gusto mo nang bumalik kay God. And then, when you use it against someone with higher power. Okay, dito lang muna tayo mga kapatid because it is already 1 hour. To be continued, magandang topic ito. Pagpatuloy natin kasi meron pa tayong another prayer meeting after nito. So, hanggang dito lang muna tayo. Brother Jando, Sister Edna, dito lang muna ako. Okay, Doc. Bye-bye. See you next week. God bless. See you next week. Sister, brother. Bye-bye. Okay.